Everybody say, praise the Lord. Let us pray for our devotion. Hallelujah. How great thou art. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, kay taman sa umagang ito. Marami pong salamat sa katagumpayan na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa aming visitations, kay taman po sa San Ignacio Congregation, Madsayap Congregation, Dahikan Congregation, Taganaga Congregation, at kahit naman sa Mati Congregation. Patuloy po kayo, Panginoong Jesucristo, kahit naman sa pag-sustain sa bawat churches po ninyo at sa lahat ng inyong mga anak sa buong Pilipinas at sa labas ng bansa. Patuloy po kayo sa paghawak ng mahigpit na ang bawat isa ay ma-preserve sa kaligtasan sa paglilingkod po sa inyo. Sa umagang ito, pagpalain niyo po ang aming devotional. Patuloy po ang inyong mga banal na salita na maging lampara sa aming landas, ilaw sa aming mga paa upang lagi po kami ay nasa liwanag at magpakailan pa man kami po ay manatili dyan po sa inyo. Thank you for all these things as what you have said, all things whatsoever you desire in prayer, believing ye shall receive in Jesus' name. Amen. Everybody say, praise the Lord. Please be seated. Let us open our Bible on Psalms 119 verse 112. Pakibasa po, Sir Joy, microphone, please. Praise the Lord. I have inclined mine heart to perform thy statutes always, even unto the end. Ayan. So, napakasarap po ang pakiramdam ng isang tao o kahit sino sa atin sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo na kung saan tayo po ay nakalock up no, dyan sa ating Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin niyan, I am yours forever. I am yours, Lord Jesus, forever. Ibang binigay mo na ang buhay mo sa Panginoon na walang anumang kumakapit pa, walang anumang pumipigil pa, walang anumang pag-alinlangan pa. Kumbaga pa, you are loving God 100% of your heart, 100% of your mind, 100% of your soul, 100% of your strength. Kaya, I have inclined mine heart to perform thy statutes always, even unto the end. Kung baga pa, since from the beginning na nakilala natin ang ating Panginoong Diyos, since from the beginning na na-inlove tayo sa ating buhay na Diyos, since from the beginning tayo na na-enlightened, ay atin nang binigay ang ating buong buhay dyan sa Kanya. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos na maging response natin sa pag-ibig na Kanyang iginawad sa bawat isa sa atin. Kaya nga, we love Him because He first loved us. So, yan ang ibinunga. Kaya, pag tayo po'y umibig sa ating Panginoong Diyos, wala ka ng string attached dapat sa anumang mga kasamaan sa sanglibutan ito. So, para maiwasan natin ang karumihan, para maiwasan po natin ang pagkakasala, ito na ang sagot. Ito na ang dapat nating gagawin. We have to incline our heart to perform His statutes always, even unto the end, hanggang sa kawakasan. Minsan, hindi maiwasan. Ang ating isip ay pilit dudungisan ng masamang espiritu. Sa mga bagay na ating nakikita, sa mga bagay na ating naririnig, sa mga bagay na ating naramdaman sa ating katawan. Subalit, lagi nating alalahanin na committed na tayo sa Panginoong Diyos. Kung baga pa, nakalock up na tayo sa ating Panginoong Diyos. Kinakailangan marunong din po tayo manindigan sa ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Katulad lang yan sa isang magkasintahan. Kung talagang nag-iibigan ang isa't isa,
hindi maiwasan na may mga tukso sa bawat isa. Nariyan na yan sa kanila kung paano nila panindigan ang kanilang commitment sa isa't isa. Ganon din sa mag-asawa. No? May mga tukso, may mga pagsubok sa buhay nila sa kanilang relationship. Nasa kanila na yan kung paano nila paninindigan ang kanilang pag-ibig sa isa't isa na kanilang pinanumpaan panahon na sila ikinasal. Ganon din po sa ating Panginoong Diyos. This is about love. God's love towards us, that we shall not perish but all must be saved. Ngayon natuto tayong umibig sa ating Panginoong Diyos. Nasa atin na yan. Kung paano natin i-prove, how do we love God? Because God hath proved already. Na-prove na ng Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Grabe na yung kanyang ipinakita na pag-ibig po sa atin. He gave His life for us. Kaya tayo na naman ngayon ang mag-prove sa ating pag-ibig sa ating buhay na Diyos. Kaya pag may mga masamang isip na pumapasok sa utak natin o sa isip natin, na pilit tayong dungisan, pilit tayong rumihan ng ating kaaway, kailangan marunong din tayong magtanggol sa ating pag-ibig sa Diyos. Pagtanggol natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi alam mo naman, habang buhay pa po tayo sa sanglibutang ito, yung karibal ng ating Panginoong Hesukristo na si Lucifer, pilit talaga yan, gagawa at gagawa ng paraan. Paano niya tayo makonbinsi? Paano niya tayo ma-fall in love dyan sa kasamaan? Ganon. Kaya tayo na natutong umibig sa ating Panginoong Hesukristo, patunayan natin na kahit sa isip natin hindi niya kayang tunawin yung ating pag-ibig kay Kristo Jesus. Kahit sa isip natin hindi kaya ni Satanas baliktarin ang ating paglilingkod, pag-ibig sa Diyos. Kaya we should know how to defend our lives from the enemy. Kaya yung isip natin, ingatan natin ito. Praise the Lord. Anong sinabi dyan sa verse 113? Pakibasa po. Praise the Lord. I hate vain thoughts, but thy law do I love. Yan. I hate vain thoughts. Ibig sabihin yan, ano yung mga isip na nagdi-discourage sa atin sa Panginoon? Kung ano yung mga isip na minsan nag-question ka sa Panginoon? Kung ano yung isip na maghahatid sa iyo sa panghihina? That is vain thoughts. No? Ano yan? Walang kabuluhang pag-iisip yan sapagkat hindi yan tama. Walang kabuluhang pag-iisip yan sapagkat yan ay negatibo. Walang kabuluhang pag-iisip yan sapagkat yan ay nagpapalayo lamang sa iyo sa Panginoon. Kaya we have to hate vain thoughts. Kailangan i-hate natin yan. Rebukein natin yan, Jesus name. Wala kang lugar sa isip ko, Satanas. Jesus name, wala kang lugar, kasalanan sa isip ko. Jesus name, wala kang lugar sa isip ko, ang panghihina, pag-aalinlangan, panglulupaypay sa aking paglilingkod, sa aking buhay na Diyos. Yan, we have to hate vain thoughts. But thy law do I love. Pero sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang mga batas, na gumagawa sa atin ng katuwiran, kabanalan, kabutihan, lahat ng matatawag po nating perfection. By the Word of God, yun ang ating iibigin. But thy law do I love. Kapag sinabing love, you can feel it. Kapag love, there is a joy, gladness in your heart. Pag sinabing love, masaya mong ginagawa ang kanyang utos. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya ganun po tayo. No? Ipakita natin sa ating Panginoong Diyos para sa ganun ay lagi nating magawa ang pag-ibig natin sa Diyos. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Ganun po. Huwag nating i-misinterpret ang ating pag-ibig sa Diyos. Minsan, there are a lot of people saying, I love God. But in terms of keeping His commandments, they don't care about it.
Wala silang pake, malapasanganan yung mga commandments ng ating Panginoong Diyos. Basta importante, Lord, I am uttering out of my mouth, I love you, Lord. Ganun lang. Pero sa gawa, wala. Kaya sinabi ni Lord Jesus, if you love me, kung totoong iniibig niyo ako, keep my commandments. Tuparin niyo ang aking mga kautusan. So yun. Alam mo kasi, the moment we transgress His commandments in committing sin, para na rin ating pinapako uli si Kristo, para na rin sinasaktan natin si Kristo, para na rin ating pinapahiyaan si Kristo in an open shame. Kaya it is grieving the Holy Spirit. Kaya sa buhay natin, if ever we love someone, we have to do everything just to please. No? Para i-please natin yung iniibig natin. Kaya sa buhay natin, walang hinto pa rin yung atake ng masamang espiritu sa buhay natin. Kaya lagi tayong lumapit sa Panginoong Diyos. Don't ever keep distance, no, from God. Huwag kang magdistansya mula sa Panginoon. But rather keep in touch with God. Para kung ano mang atake ng masamang espiritu, we have a hiding place. Meron tayong matataguan. Meron tayong place of refuge. Meron tayong hiding place. Basahin natin. Pakibasa po sa verse 114. Praise the Lord. Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word. Yan. Alam nyo, kung ikaw, nag-travel ka, may dala-dala kang pera, cash, palagay natin, 20 million, nilagay mo sa pakbag. Alam mo, 1 million ngayon, ilan, gaano mo lang yan? 20 million, lagay mo. Diba, anong laging nasa isip mo? Baka merong mga magnanakaw na paaligid-aligid sa iyo, na baka merong tinatawag na nakaalam, no, sa iyong dinadala na malaking pera. Kaya ikaw, ingat na ingat ka. Damang-dama mo yung tense na baka maya-maya hahalbutin itong bag ko, maya-maya ito ay namanmanan ng mga magnanakaw, tapos sinusundan na lang ako nila, pilit nila akong binabantayan para lang mabigyan ng pagkakataon kailan nila ako manakawan o baka barilin ako, kunin yung bag sa likod ko. Ganon din po sa ating Panginoong Diyos. Yung kaligtasan na nasa atin, napakalaking bagay ito. This is more than 20 million. Itong kaharian ng Diyos, napakalaking bagay nito. This is more than life here on earth. Kaya merong isang gustong magnakaw nito. Ha? Merong gustong mag-destroy nito. Merong gusto na maaari lang this salvation will not be fulfilled sa buhay mo. Kaya nga sinabi diyan, to steal, to destroy and to kill. Yan yung si Satanas, si Lucifer, na paaligid-aligid sa atin, na pilit niyang hanapan ng pagkakataon, nakawin niyan sa buhay natin. And we need hiding place. We need shield moment by moment sa buhay natin. We need to protect this. Praise the Lord! Kaya yung kaibigan natin dyan, si Brad Aboy Baitan, nung bukas pa yung planta ng ginto doon sa Tibuli, pag mag-harvest yan sila, tinitipon bago nila dalhin sa Central Bank. Kasi Central Bank ang kanilang buyer. Minsan 6 kilos of gold ang dala nila. Si Brad Aboy ang nagdadala sa bag. Merong bodyguard na nakadistansya doon sa likod na nakatingin. Kasakaling merong mga kalaban. Saan niya nilalagay yung 6 kilos of gold? Para hindi mahalata abang nagsasakay sila ng bus. Maruming bag lang. Tapos kung ilagay doon, tapon-tapon lang.
para hindi mahalata na may mahalaga doon na bagay. Hindi sila nadidetect. Kaya sa buhay po natin, we have to protect the salvation sa buhay natin. We need hiding place, we need shield. At siya yung ating shield. Praise the Lord. Kaya ingatan natin ito. Huwag nating hayaang manakaw ito ng magnanakaw ng tulisan. Kaya, ngayon, para hindi tayo manakawan ng kaligtasan, huwag kang makipagbarkada sa mga masasama. Kasi sila yung gagamitin ng diablo, nakawin yung kaligtasan sa buhay mo. Magkakaroon ng tinatawag na contamination, magkakaroon ng bad influence, gagamitin niya yung masasamang tao. Kaibiganin mo yan, barkadahin mo yan, samahan mo yan kahit saan niya magpunta hanggang manakaw sa iyo yung kaligtasan. Kaya sa buhay natin, marunong din tayong umiwas. Disdain bad companion. No? Avoid bad companions. No? Basahin natin yan. 115. Praise the Lord. Depart from me, ye evildoers, for I will keep the commandments of my God. You see, makita niyo itong chapter na ito ng Psalms 119 from 112 hanggang 120 kung tatapusin natin ito sa umagang ito. Nakafocus lagi doon sa pag-ingat sa commandments ng Diyos dahil dyan yung kaligtasan. Dyan yung righteousness, dyan yung holiness, yan yung passes mo, pagpasok mo sa kaharian ng Diyos. Tingnan mo, magbiyahe ka ngayon kung wala kang travel pass. Hindi ka nila papasukin. Kaya pagbiyahe namin sa Davao Oriental nung isang araw, inanapan kami, oh, sir, meron ba kayong travel pass? Meron ba kayong, meron ganun? Meron po, sir, meron kaming barangay certificate, meron kaming medical certificate, at meron kaming QR code. Oh, sige, yung QR code na lang. Dalawa kami ni Brad RJ kasi siya nasa harap. Yun, iniskan nila. Tut! Tut! Tapos pinicturan pa yung plate number ko. Pak! So, ibig sabihin yan, pag wala kang travel pass, hindi ka nila papasukin. Ganon din ang kaharian ng Diyos. Ano bang travel pass natin? Kabanalan, katuwiran. Kaninong kabanalan, kaninong katuwiran, hindi sa tao, hindi sa reliyon. Hindi sa kanino pang mga tao sa sanglibutang ito, kundi mismo mula sa Diyos. E yung katuwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos, saan natin makikita? Dito, sa kanyang banal na salita. Kaya, sinabi dito, depart from me, ye evildoers, for I will keep the commandments of my God. Diyan tayo nakapokus. Do not be influenced with wicked people. You might be friend, no, of unbelievers, unrighteous, sinners, but to win them, not to be partaker of their iniquities. Pagkaibigan tayo sa mga tao nandyan sa labas, to win them, to influence them, to bring them to the Lord, not to mingle with them and become partakers of their iniquities. Kaya marunong din tayong dapat dumipensa sa ating kaligtasan. Praise the Lord! Kaya kinakailangan natin palagi ang salita ng Diyos. Ito yung magbibigay sa atin ng kung sa pagkain palakas, kung sa sasakyan pa, ito yung gasoline para meron tayong power. Basa Psalms 119:116. Praise the Lord. Uphold me according unto thy word, that I may live, and let me not be ashamed of my hope. Yan, no? Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay. Anong mabuhay? Mabuhay ka spiritually. Napakaraming tao ngayon sa sanglibutang ito, buhay physically but dead spiritually. Buhay physically sa kasalanan, but dead spiritually. Kaya ang Word of God sa buhay natin, ito yung magbibigay ng buhay. It is the Spirit that gives life.
It is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. So kaya sinabi dito, uphold me according unto thy word, that I may live, and let me not be ashamed of my hope. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. We are being upholded by His word. Lagi tayong inalalayan, lagi tayong hinahawakan through the word of God para hindi tayo madulas kasi ang sanglibutan. The world is so slippery, no? Kaya we need to be careful, and only the word of God can uphold us or can hold us. Ito yung makahawak sa atin. Minsan kami ni Sister Joy, bumababa kami sa hagdanan. Naghahawakan kaming dalawa dahil baka meron sa amin matumba, meron sa amin matapilok. At least may nakahawak. O kaya minsan meron kaming lakad na mahirap yung hagdanan na pagbaba. Pag ako ang nauna, inaabot ko yung kamay niya kasi ayaw ko ring apilayan yung misis ko. Ganon sa spiritual natin, merong naghahawak sa atin, pandi tayo madulas. Basahin natin yan. Psalms 119:117. Praise the Lord. Hold thou me up, and I shall be safe, and I will have respect unto thy statutes continually. Yan, yun yung maghahawak sa atin para safe tayo. So ang word of God ang mag-uphold sa atin. Praise the Lord. Iba yung may maghawak. Tingnan mo si Sister, si Madam Alma, o si Sister Alma. Siyempre, may edad na siya. May diferensya pa yung paa niya. Ha? Meron siyang arthritis ba yan? Mamaga yung kanyang mga paa. Eh kung di mo yan alalayan, mag-akyat dito mula sa pagbaba sa sakyan. Pagbaba pa lang sa sakyan, alalayan mo na yan. Pag-akyat dito, ganun din. Ihatid mo pa yan dyan sa upuan. Baka maya-maya matapilok. May edad. Ganon din sa spiritual life natin, no? Lahat, kailangan may maghahawak sa atin. Kailangan may mag-uphold sa atin so that we shall be safe. And that is the word of God. Praise the Lord! Nung nagbiyahe kami from San Ignacio to Madsayap, hindi basta-basta ang karsada ang dinaanan namin. May cemented area, merong muddy area, merong slippery area, merong malalim area. Ibig sabihin niya, mga dinaanan na malalaking gulong ng mga dump trucks doon. Yung tinawag nilang sadam na truck, na pakalaking gulong, 4x4. Talagang hinuhukay yung mga ano dyan, karsada na pag ma-ano siya, huhukayin yan para lang siya makaalis. So maraming malalim, hirap. Nakarating kami ng Madsayap. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Pagpunta na naman namin ng Dahican, mas lalong mahirap kasi ang Dahican mas malayo sa Madsayap from the barrio. Kaya ang development ng karsada niya, hindi basta-basta maabot ng gobyerno. Ang dinaanan namin, ako, kung kayo lang ay first-timer, magkakaroon ka ng matitense ka talaga. Mga cliff, malalalim. Magdaan ka ng karsada dito, clip, malalalim. Tapos ilan lang feet ang agwat ng gulong doon na mahuhulog ka na sa malalim. Ingat na ingat yung mga driver namin. Kaya nakarating pa rin kami doon by the grace of God. Ang sarap pag nakarating ka na doon, yung smile ng mga membro natin doon pag mabisita mo, maniwala ka sa hindi. Ang tamis ng smile nila. Ang kanilang joy na mabisita mo yung mga anak ng Diyos doon, na minsanan ko lang sila mabisita, minsan sa isang taon di ko pa sila mabisita. Sometimes in 2 years, minsan ko lang. Okay na yung, maganda na yung twice a year makabisita ako doon. Kaya ang saya-saya nila. Kaya sabi ni Brad Allen, ang hinatid namin doon, difficult way leads you to beautiful place. Kapag mahirap daw na daan ang iyong tinatahak, makarating ka sa beautiful place. Kaya kami, kahit anong hirap ng daan, komportable kami. Kasi alam namin yung lugar na papupuntahan namin, it's a beautiful place. Praise the Lord!
Nandyan yung mga children of God, nandyan yung kanilang patience, nandyan yung kanilang paghihintay. Hindi sila na-move by the grace of God. Kaya, pag may mga emergency doon at wala pang pastor doon na-assign, tawag yan dito, Pastor Chit, mayroong bata dito, hindi namin maintindihan anong sakit nito, mahihirapan siyang maghinga, namumulay yung katawan. Yun lang ang paraan, cellphone. Sige, mag-pray kayo dyan. Maghingi ako ng vision para malaman natin anong instruction ni Jesus. Nagbigay ng vision, itong instruction, tapos ginawa ko yung dapat gawin ayon sa instruction. Pagdating namin doon, Pastor Chit, yan na yung bata na napreyhan mo. Parang wala lang, by the grace of God. So, ibig sabihin yan, kahit wala silang pastor permanently, at elder lang yung nagpapagamit ng Diyos, pati yung elder nila na si Sister Baby, talagang nagtiis para lang mapakain yung mga anak ng Diyos sa Word of God. Nagpagamit din talaga siya. Kaya na-preserve yung Dahikan Congregation. Yan na yung congregation natin na dulo ng bundok ng Manay. Kasi last na yan na bundok. Praise the Lord! Pag bababa ka pa, ano na yan, boundary na yan ng ibang baryo. Siguro, pag bababa mo, punta ka na ng Taukanga. Taukanga ba yun? Oh, Rizal, Lambog. Dulo na yan. Kaya, praise the Lord. Ang sarap ng aming pakiramdam. Kaya ganun din po sa buhay natin. Kailangan talaga merong mag-uphold, no, sa mga delikadong daan. Yung buhay natin, dumadaan tayo sa delikadong daan. Kaya we need the Word of God to uphold us moment by moment of our lives. Praise the Lord! Alright, basa. Ano ang nangyayari sa mga taong walang paki sa buhay nila, hindi ayaw nilang sumunod sa Diyos? Okay na sa kanila kahit masama sila. Basa, anong nangyayari? Psalms 19:118. Praise po. The Lord! Thou hast trodden down all them that err from thy statutes, for their deceit is falsehood. Yan. Inaapakan mo silang lahat na sumusuway sa iyong mga kautusan, sapagkat ang kanilang deceit is falsehood. Walang katotohanan sa kanilang buhay. Puro kasinulingan. Puro kamangmangan. Puro kalukuhan. Paano ka matutuwid? Paano ka maging tama? Paano ka makokorek kung ikaw naman ay laging lumalapas tangan sa kanyang kautusan? Kaya nga sinabi diyan, thou hast trodden down all them that err. Pag sinabing err, earing, laging nagkakamali, walang pagsunod, laging lumalapas tangan mula sa kanyang mga statutes. Kaya ang buhay natin, we are no longer doing such errors sa kanyang mga statutes. Kaya may nagpa-pray sa akin dito na bata. Sabi niya sa akin, Pastor, magpa-pray ako. Sige. Anong pray gusto mong i-pray ko sa'yo? Hans, si Hans yan eh. Pray mo ako, Pastor, na yung module namin, lahat ng answer ko is correct. Oh, imagine that. Kaya, yung bata mismo, ayaw niyang magkaroon ng errors. Gusto niya correct lahat. Eh, ganun tayo. Huwag tayong error ng error, hindi ka matuto. Kailan ka matuto? Tinuturuan ka ng Panginoon, inaakay ng Panginoon, ayaw mo namang makinig. Kaya, hanggang ngayon, lagi kang error. Thou hast trodden them that err from thy statutes. Kaya sa buhay natin, tumalima tayo, no? Maging masunurin tayo sa Panginoon. Ano pa mga disadvantages pag ayaw nating sumunod? Sige pa, verse 119. Praise the Lord! Thou puttest away all the wicked of the earth like dross. Therefore, I love thy testimonies. Yes, huwag mong ihalo yung buhay mo doon sa mga wicked. Kasi ang mangyayari yan, thou puttest away all the wicked of the earth like dross. You know what dross is? Kalawang. Eh, ikaw,
Nagtatago ka ba ng kalawang sa bahay mo? O ano yung nasa kaban? Kalawang ito? O bakit ka nagtatago ng kalawang? Kalawang dapat tinatapon. Oo. Kaya sa buhay natin, wag na wag. Do not ever with the workers of iniquity. Come out from among them and be separate. Then, sabi dyan, therefore I love thy testimonies. Yan. Ibigin natin itong mga banal na salita na ating natutunan. Lahat kasi na nangyayari from the beginning doon sa langit, from the beginning dito sa lupa, all the judgments of God are done in truth. No? All His ways are done in judgment. No? O bakit si Lucifer binagsak ang Panginoon kasama ang mga angels? Siyempre, di man sila nagpakita ng karapat-dapat. They are wicked. Bakit yung Sodom and Gomorrah? Sinuno? Eh, hindi sila nagbagong buhay in spite nagpadala siya ng mga anghel. Eh, bakit yung panahon ni Noah? Nabaha ang mga tao at 8 lang ang naligtas. Yun lang nakasakay sa arka. Eh, hindi rin sila nakinig. They remain evil. They remain wicked. Kaya, tandaan natin yan. Matuto naman tayo. Huwag nating gawin uli. Do not repeat the we may call it the failures of the past. Kung ano yung mga failures sa nakaraan, huwag nating ulitin kasi the same thing we shall receive together with them. Kaya last verse, ano ang dapat nating paninindigan? 120. Praise the Lord. My flesh trembleth for fear of thee, and I am afraid of thy judgments. Yan. Manginig tayo sa takot sa Kanya at maging matakot tayo sa Kanyang kahatulan. Pagtakot ka sa kahatulan ng Diyos para hindi ka mahatulan sa kasamaan ng kasama ng mga masasamang tao, siyempre, iniiwas mo yung buhay mo sa kasamaan para sa paghatol ng Diyos, hindi ka madamay. Pag wala kang takot, sigurado, gagawa ka ng gagawa ng ika papahamak mo. Kasi wala kang takot sa Panginoon. Kaya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and to depart from evil that is understanding. Let us hear the conclusion of the whole matter. The whole duty of man is to fear God and keep His commandments. For every secret thing, whether good or evil, God will bring it into the judgment. Kaya ganun. Pag takot tayo sa Panginoon, takot tayo gumawa ng masama, mapalad tayo. Para pagdating ng judgment, we are already safe and we are no longer afraid of the judgment day. Kaya to God be the glory, magpaalalay tayo lagi sa banal na salita ng Diyos. So, nakarating kami ng Madsayap, nakarating kami ng Kanggusan kasi umulan doon sa bundok na pinuntahan namin, kaya ang hirap ng daan. But nevertheless, God upholded us. No? Hinawakan kami ng Panginoon. Pray kami ng pray before going, pray after sa mission, before going back, pray ng pray. Kasi ang Diyos ang nag-a-uphold sa amin. Kaya ni isa walang nabukol, praise the Lord, ni isa walang napilayan, ni isa walang nasunugan ng balat dahil sa tambutso. Meron lang isa na meron lang kunting scratch ang kanyang tuhod kasi yung kanyang medyas medyo bumaba, ay babae kasi, nakapalda. Lumabas yung tuhod niya. Meron palang amorsiko doon. Alam mo yung amorsiko? May tinik yan eh. Pag nasagi yung tuhod mo doon, sigurado. Pero masaya pa rin si Charity kahit pa paano. Praise the Lord. Maraming taong napasaya doon ni Charity. No, dahil sa kanyang talent na marunong din siyang magpakita ng sweet smiles. No, yung mga smile niya na talagang nakakalipay-pod sa puso. Kaya, praise the Lord. So, to God be the glory. At least yung teamwork namin napakaganda. Na-revive sila. May mga problema doon na nilutas ni Lord Jesus.
Masaya-masaya ang Dahikan congregation, nabigyan sila ng missionary na at least may puso sa pag-ibig, sa paglilingkod sa Diyos. Praise the Lord! Damang-dama nila. Ito pala si Brad Allan. Bago pala pumunta doon sa Dahikan, nag-survey. Alam niyo, survey? Tinanong niya lahat yung mga tao na may kaalaman doon, bakit yung mga missionaries doon hindi tumagal. Nilista niya yan lahat. Anong reason? Diyan niya yan. I-check niya lahat yan. Para yun ay istudyohan niya para hindi mangyari uli. Praise the Lord. Good. At least what is the history of the past? You have to heal them in order to become healthy. Para maging healthy yung kongregasyon na yan. At i-pray natin kasi magpapalaki na sila ng simbahan doon by the grace of God. Kasi rumarami ang mga bata, rumarami ang mga baguhan. Kaya kailangan talaga magpalaki na magpalaki ng simbahan. Kaya ganun. We are so blessed sa aming visitation. Ang kongregasyon naman ng SI Congregation ay gumaganda na lang gumaganda yung sanctuary nila. Yung mga donations ninyo, yung mga love offerings ninyo, nakita namin talaga kung paano nila ginawa ang pagpaganda ng sanctuary natin doon. Praise the Lord! At ang Mati naman, i-pray natin kasi magre-relocate siguro sila ng place. Pero kailangan nakabili tayo ng sariling lupa doon para sa simbahan. I-pray natin yan, makahanap tayo ng ideal lot for the place of worship. No? Kasi nakikita ko, parami ng parami na rin sila doon. Kaya to God be the glory. So salamat po kay Lord Jesus na kahit sa aming pagbiyahe, wala kami dito sa Davao Congregation, ay kayong lahat ay nagpatuloy at nanatili sa paglilingkod kay Lord Jesus Christ. Kaya hindi natin maiwasan na itong aking lugar. Minsan, makakarating talaga kami ng iba-ibang lugar. Doon kasi walang signal, kaya hindi kami nakapag-live doon. No? Kaya, God be the glory, we are back again to serve you and to serve our Lord Jesus Christ. Let us serve God together with all our heart, with all our mind, and with all our strength, and with all our soul. Praise the Lord! Let us all stand up at magsidalangin po tayong lahat. Hallelujah! Praise the Lord! How great thou art, O Lord my God! Napakabuti niyo po, Panginoong Hesukristo, sa aming buhay. Kung wala yung pag-alalay ninyo sa amin, malamang kami po ay bumigay na. Marami pong salamat sa inyong palaala sa aming buhay na sadya pong kaming lagi na magpaalalay sa inyong mga banal na salita para hindi kami ma-slide, hindi kami mapapahamak sa mga gawa ng inyong kaaway. Kaya pagpalain niyo po ang bawat buhay ng inyong mga anak, ingatan niyo po ng lubos, i-preserve niyo po ang bawat isa, lagi niyo pong i-encourage dyan po sa inyong mga banal na salita upang walang lugar magpakailan paman ang kaaway. Kaya punuin niyo po ang bawat isa ng inyong mga anak ng pag-asa. Punuin niyo po ang bawat anak ninyo ng tapang harapin ang kinabukasan dahil sa inyo mahaharap namin. I can face tomorrow because He lives. Kaya marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang aming buong araw. Pagpalain niyo po ang lahat ng inyong mga anak saan man po sila naroroon sa buong Pilipinas, sa labas ng bansa, saan man sulok ng sanglibutan ito. Thank you for all these things. Continue to bless and heal Sister Marisa from her operation. Continue to bless and heal Pastora Pasing from paralyzed. Continue to bless and heal from the cancer of the breast Sister Vicky Gonzalez. Continue to heal and bless the wound of Sister Baby Mandagio. Continue to bless and heal Brother Roger Serrano kahit naman sa kanyang mga nakaraang sakit. Pagpalain niyo po siya, palakasin niyo po siya. Kahit naman, continue to bless and heal Sister Eliha Julian. Patuloy niyo po silang bigyan ng sigla at lakas. At kahit paman, lahat na aming nadalanginan, saan man sila naroroon, bless them, heal them miraculously. Thank you for your mighty presence. Thank you for being with us.
Ganon din po sa buhay ni Sister V. Mendoza, yung kanyang husband, O Lord of God, which is suffering from kidneys. At patuloy niyo po siyang i-bless, patuloy niyo po siyang i-sustain physically, spiritually above all. At ganon din po kay Brother Jojo Mandagio, continue to heal his kidneys, O Lord, from stones. Kaya, Lord Jesus, establish your people, O Lord of God, dyan po sa inyong matibay na pundasyon. Marami pong salamat. Kayo po nagsabi, anuman hingin nyo sa aking pangalan ay pagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. God bless. Praise the Lord.